Welcome to my channel. Ngayon, mag-uumpisa na naman tayo dito sa plantation ng ubasan para ipakita ko sa inyo kung paano ang gagawin ngayon. Malalaki na sila mga kabayan. Ito, ayun kabayan. Mag-uumpisa na ako kabayan dito sa banda rito. Ayan kabayan, ng tas-tas na sila. Ito yung natapos na ito. Tingnan nyo kabayan, nakatayo lahat. Kasi ganyan ang gagawin natin. Start na ako ng ubas. Ito, patalian ko siya. Ito mga kabayan, sisimpa ko dyan sa pataas. Ayan, ito yung linalagay kong mga galit ko. Ayan, nakikita nyo. Ito siya kabayan, para hindi siya magbulbul. Lalagyan mo ng ganyan. Ayan kabayan. Kikita nyo. Yan ang pinakapin niya. Ayan. Para hindi matumba, dapat i-arrange mo ang ganun. Kabayan. Ayan ang kanya. Ayan ma. May bulaklak na sila kabayan. Ito yung mga bulaklak. Ayan yung bulaklak kabayan. Ayan. Ayan yung mga bulaklak ng ubas. Ngayon, gaya ito, ilalagay mo sa kwan. Dapat nakasentro siya. Ito, pipirmi mo kabayan. Ayan, sisentro mo siya. Ayan, nakasentro kabayan. Ayan. Ngayon, ilalagay mo sa loob. Dapat nakalagay sa sentro. Gaya ito kabayan. Lagyan mo ng kwan dito para hindi siya lalabas. Kasi kung lalabas siya, ayan kabayan. No, nakasentro na siya. Itong pinakalak. Oh, nakita nyo kabayan. Ganyan lang pagkuha ng ubas. Ayan, kabayan. Hanggang doon, gagawin lahat yan. Ayan kabayan. Gaya ito kabayan, ayan. Ito, nakakuan siya. Ngayon, ilalagay ko ito. Oh, ayan. Para mag-sentro siya. Ayan. Oh, nahulog sa nali. Ayan. Ilagay natin pirmi, ayan. Ito yung pinakapin niya kabayan sa sentro, ayan. Oh. Oh, dapat nakatayo yung kwan, itong sanga ng ubas kasi magkukwan na yan. Ayan yung mga bulaklak nila. Ayan kabayan, nasa kwan na siya. Third layer na ng alambre. Ito kasi yung ginamit nung may-ari, plastic dito sa baba alambre. Ang kabayan, ganyan lang ang pag-maintain ng ubas. Ito tayo doon sa kabila kabayan. Ito, ito diretso siya. Ayan, gaganon mo lang siya. Oh, ngayon ito na naman isa. Ito, hindi siya diretso. Ayan, lagyan mo na naman siya ng ito, lagyan ko na naman ng kwan, pin. Ayan, yung pinaka-pin niya. Ilagay mo yung tulak mo lang kabayan, ipirmi mong ganon. Ayan. Ang kabayan. O, yun yung mga bulaklak niya kabayan. Ngayon lilinisan natin, alisin na natin itong mga ito. Ayan. Yung mga may sangang maliliit, tinatapon na yung mga kabayan. Ayan. Ganyan lang kabayan ang kwan ng ubas. O, punta naman tayo ito. Ito may pindati. Lalo ipasok natin ito. Kasi nakalabas. O, yan. Ipirmi natin. Ayan. O. Ganyan lang kabayan ito. O, nakasentro na siya. O. Oh, ayan kabayan. Oh, ito. Ito ngayon, isentro natin ito. Ang dami. Ilagay natin yung pin. Ito kabayan yung pin. Ayan. Tapos itulak natin ganun para masentro. Ayan. Oh, dapat nakatayong ganun. Ito nakalabas siya, ipasok natin. Ayan kabayan, nakalabas, ipasok natin. Ayan kabayan, ganyan lang ang kwan ng ubas kabayan.
Itong pan, ayan, may bulaklak siya. Ito, lagay natin yung kuwan pin, ayan, tulak ko lang dyan kasi may dati na. O, ayan yung kabahin. Ito naman, oh, nakababa, ilagay natin sa loob. Ayan yung kabahin, ayan, didiretsong na naman ito. Lahat ito kabahin, ganyan ang gagawin. Layer by layer, ito kabahin, oh, nakaiga siya, itatayo ko siya, ayan. Ayan yung kabahin, ayan yung pin niya, ayan, oh. Ayan yung bulaklak. Oh, ngayon ito kabayan, itayo natin na pirme, lagyan natin ng pin dito para tumayo siya. Ayan kabayan, ito yung pin. Ayan kabayan. Oh. Itong ubasan na ito, apat na taon pa lang kabayan, kaya ganyan. Malit pa siya. Ayan, mataas pa yung linagay na kuwan, dapat mababa lang yan eh. Ito na naman kabayan, punta naman tayo sa kabila. Ayan, ipasok natin yung nasa labas, ipasok. Ayan, sentro natin kabayan. Ayan, lagyan natin ng pin. Ayan kabayan. O, tulak ko dyan. O, ayan, simple lang kabayan. Ayan, diretso. Ayan, sa next move na naman, sa siguro next week, ilalagay na dito yan. Itong mga nasa baba, isimpa natin, ilagay din sa loob. Ayan, ito kabayan, oh, nasakwan, oh, ilagay natin dyan, ipagitna natin. Ayan, oh, nakapirmi na kabayan. Oh, ayun, ito na naman sa kabila kabayan, ayan. Ito, lagyan naman natin ng pin yan. Ayan, kabayan, tingnan natin, oh. Tingnan nyo kabayan, ah, ito yung pin, lalagay ko yung pin dyan, ayan. Oh, tulak ko na naman dyan para mag-sentro, ayan kabayan. Ganyan lang paglalagay nito, dapat nasa gitna siya. Kaya ito, dalawang tali, ayan, dapat yung sanga ng ubas nasa gitna, linalagay sa gitna. Kung may nakalabas, ipasok. Gaya ngayon, isesentro na naman yan. Lagyan ko na naman ng pin, kabayan. Ayan, kabayan yung pin. Lagyan ko na naman ng pin, ayan. Tapos, isentro natin. Ayan, kabayan. Para mamayang ito yung mga bulaklak niya, bunga, bababa dyan, hindi nakakuan, hindi matatapon, hindi mahulog. Ito na naman, oh, sentro natin na naman itong isa. Ayan, ang kabayan, ganyan lang ang kuan ng ubasan, kabayan. Oh, nakita nyo na kabayan kung paano ang kuan, ang pinapaliwanag kung paano yung ubas habang lumalaki siya. Ayan, kabayan. Ito dalawang hektar ito, kabayan. Ayan, kabayan. Explica ko sa inyo. Kung ubas ng puno, ito siya. Ayan. Abang kuwan niyan tumataas, ito siya. Ito yung unang kuwan ng alambre. Pangalawa, pangatlo, pangapat. Ngayon hanggang dito pa lang tayo na naman sa pangatlo. Sa susunod, after 1 week or 2 weeks, itong pangatlo ang itatali na ngayon to kabayan para ilagay dun sa taas. Tapos wait na lang yung bunga. At sigurado itong mga bulaklak na ito, itong nakikita nito, ayan, makikita nyo, ay maglalaki na rin yan. Oh, green ang una pag lumaki hanggang sa mag-red. Oh, ayan kabayan. Oh, kahit pa paano napakita ko sa inyo itong kwan. Ay, kabayan, ayan. Habang naglalakad ako, makikita nyo, diretso na siya, kabayan. Ayan. Oh, kanina, hindi diretso yung mga iba dyan. Ngayon, nadiretso ko na. Kailangan talaga na isimpang sa pataas, mga kabayan. Ayan, kabayan. Kita nyo kabayan kung paano ang pagkatrabaho sa ubasan. O, paano, hanggang dito na lang mga kabayan, bye bye.